Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong kadiskarte, Mel Elizalde, sa ating programang Kadiskarte sa ating pong mula sa estudyo ng Elizalde Broadcasting. Ngayong araw, nakikita niyo po ba sa labas, medyo kulimlim na naman at nag-uulan. Kanina pa ho yan eh. At ito, simula ho ng simbang gabi bukas. Mamaya ba o bukas? Bukas ng gabi, madaling araw, no? Simbang gabi yan. Ibig sabihin, isa ho yan sa mga ating mga kostumbre bilang Pilipino na tayo po ay nagsisimbang gabi sa loob ng siyam na araw. Siyam na madaling araw hanggang sa dumating ang Kapaskuhan. Ang ating lamang pong paalala sa ating mga kadiskarte ay magsuot po kayo ng face mask at syempre yung mga pangginawa at magdala rin ng payong kasi ho mas madalas sa madaling araw umuulan sa totoo lang. At syempre wag ho tayong magpapakampante na yung napakadaming tao sa loob ng simbahan ay hindi ho natin dapat na anuhin yan, ignorant. So kahit na maraming tao, ano pa rin ho tayo magsuot ng face mask dahil baka mamaya mag-umpisa na namang gumapang ang sakit na ang COVID-19. Magiging malungkot ang ating Kapaskuhan na sana naman ho ay huwag mangyari, no? At sa iba't ibang pook dito sa Maynilaan at sa buong Pilipinas, nakikita ho natin talagang dinadagsa ng tao. Ang karsada, mga malls, mga palengke, lahat na ng lugar, mga groceries, no? Wala na kayong mapupuntahan na hindi ho talagang matao. Talagang busy ho lahat ng tao at gusto mamasyal ng mamasyal. Para ho ba tayong isang bata na ikinulong ng ilang panahon at pagkatapos nung nakawala Susmar Joseph, parang hong hindi mapigilan kung saan pupunta. May nakikita pa ho ako na sinasama pa yung maliliit na bata. Ay nako, pag na ho natin ipagsapalaran yung mga batang yan. At lalo na kung sa napakaraming tao. Alam niyo po ba, kung natatandaan nyo, nung nakaraang mga linggo, bigla hong lumindol di ho ba? Kung may mga ganyang senaryo, tayo may mga batang kasama, napakahirap po yan. Siyempre, ang mga tao ho, kanya-kanyang isip na tumakbo o whatever. Kaya nga po, ang ating pamahalaan ay nagkakaroon ho ng mga programa tungkol sa pagsasanay ukol sa sa mga aksyon para kung sakaling lumindol. Sapagkat lagi ho tayong pinalaalalahanan ng ating pamahalaan na yung sinasabing the big one. Hari nawa, wag naman hong dumating yung the big one na yan. Dabali na yung mga small one. Wag lang ho yung the big one, di ba? At sa kabila ho ng mga problema natin sa ekonomiya, ay yun na nga, naglipa na ang mga tao kahit saan nyo, saan tayo pumunta, talagang napakadami. Para tayong nasa posisyon kung maglakad dahil sa dami ng tao. Parang narinig ko nga po kasi nung isang araw napunta rin ako dyan sa Medivisoria. Sabi ho nung isang tindera, napakaraming tao pero wala matumal din ang bilihin. Ibig sabihin, mga nagsya-shopping lang, hindi ho namimili. Tumitingin lang siguro, no? Ang hirap ho yata ng ganun. Kung yun lang ating layunin, huwag na ho tayong makagulo dun sa maraming tao na yun. Yun na lamang ho talagang may dapat bilhin. Huwag na ho kayong magtagal sa karamihan ng tao kasi hindi ho natin alam yung mga aksidente. Hindi ho ba? Ingatan ho natin yon. At syempre,
pag maraming tao, mahirap kong pumunta sa kaligtasan na lugar dahil syempre, ano ho yan eh, masikip ang daan, no? Lalo na kung may mga dala nga po kayong mga bata, huwag nyo na hundalin. At kung kayo'y magsha-shopping, sarili nyo na lang, o kung kayo may kasamang ika nga po yung kasama nyo, huwag na yung bata at mahirap, no? Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay, alam nyo naman, naglipa na po ang mga, ano, yung mga iba't ibang produkto galing sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, na kung saan mga smuggled goods kahapon. Ngayon na naman, ang pag-uusapan natin tungkol na naman sa mga smuggled. Ito naman ho ay yung isang 131 million smuggled frozen foods na diskubre ng BOC. Wow, palakpakan ng BOC. Sa wakas, nadiskubre, no? Ay, sinasabi ho, yung 131 million pesos smuggled frozen foods, ayan ho, nadiskubre ng Bureau of Customs. Well, magandang balita ho yan. At biruin nyo, yung pag sinabing frozen foods, yung mga naka-imbak doon sa mga kailangan i-imbak yung mga pagkain dyan sa malalamig na lugar, or else very soon mapapanis ho yan, o magkakaroon ng magiging contaminated dyan. Eh, syempre, lugi ho yun. Ayan, no, dami ho. Malulugi yung kung sino man yung consignee na yan. At sinasabi ho na discovery ng BOC ang 131.9 milyong piso halaga ng frozen food sa mga containers na dumating sa Manila International Container Port, MICP, kamakailan. Naka-consign ang tatlong container sa Victory JM Enterprises. Ayun ho, sa wakas na medyo nakabasa tayo na napangalan na, na nabigyan na ng pangalan o in-announce na kung sino yung consignee. Kasi ho, kahapon eh, di ba? Ayon po sa ating news, ang dami-dami ni ho nilang mga nahuhuli o mga kung ano-anong mga sinasabing na salabat, pero wala hong ni isang pangalang binibigay. Ngayon, at least, yung consignee binigay. At syempre, pag may consignee ho, alam na natin yan. Medyo malalaman na nang matetrace na kung saan galing, kung sino nagpadala at saan. At dito sinasabi, ang mga foods, ang mga frozen foods na to ay galing syempre saan? Sa China na naman. Talagang matindi itong China eh, no? Ano kaya yung mga 131 million smuggled frozen foods na yan? Oh, parang mga ano yan, parang mga hamon-hamon. Ah. Di ba sinasabi? Pagkatapos na makatanggap ng Customs Intelligence and Investigation Service, ang mga derogatoring impormasyon sa misdeclared items, no, sa naturang shippings mula sa China. Ayan, mula na naman sa China. Nakapagtataka lang ho, kita nyo, ang dami. Ano yung mga frozen foods na yan? Parang mga isda yung iba, o yung iba parang mga hamon-hamon, no? Ibiruin yun, tapos ibebenta rito sa atin. Eh, kaya ho, ano, magkakasakit yata ho tayo niyan dahil matagal na naka-imbak yan pagkatapos hindi na sariwa, natural. At sinasabi po, yung mga ganyang mga frozen foods, sinahaluan nila ng, ano ho, ng mga tinatawag na para mapatagal, makatagal sa pag-iimbak. Eh, syempre, yun daw pong mga ganong chemicals ay nakakaperwisyo sa ating kalusugan. Eh, bay, totoo naman ho yun, no? Parang mga ano eh, karne yata yan eh, no? Mga karne ng baboy o karne ng baka ba yan? Mm. Ito po ang sinabi ng BOC. Ito, pakinggan natin, maganda sinabi. We will file the appropriate criminal charge against the consignees. Galing, no? Eh, intayin ho natin yun kung kailan nila ipa-file. Eh, nalaman ho ito nung kamakailan nakalagay. No? Nung Lunes yata, ano? Appropriate criminal charges daw. Ano kaya yung appropriate criminal charges? Eh, sinasabi ho yan, ano eh, economic sabotage. Ha? Mabigat. Pag sinabi ho economic sabotage, aba, eh, wala hong ano yan. Hindi ho yan pwedeng bigyan ng, ano yung, para temporary makalaya. Walang
walang ganun-ganun. At saka syempre, mabigat na kaso. Biruin yung sasabotahihin ninyo ang ekonomiya ng isang bansa dahil kayo ay nagpalabas ng mga illegal na mga ano, kontrabandong mga kung ano-ano pagkain, mga frozen foods at kung ano-ano pa katulad ng mga sibuyas. No? Yung mga sibuyas natin, sabi nga ho ng mga nanay ng tahanan, eh dati pagka naghihiwa ako ng sibuyas, naiiyak ako. Ngayon, makita ko lang ho yung presyo, naiiyak na ako. Yan ho tayo mga Pilipino. Sa kabila ng mga problema, eh natututuhan po natin na ano, na magbigay ng nakakatuwa o nakakatawa, no? Bagamat ang puso natin ay nakukonsumi na dahil sa mga ganitong pangyayari. At alam nyo na, ibig sabihin nito, ang ating lukbutan ay talaga namang mawawasak dahil sa kamahalan, wala ka nang mabili, tapos yung mabibili mo pa, depektibo pa. Dahil sinabi nga po, nung nakaraang araw lang, na huwag kayong bumili ng mga, yung mga sibuyas na puti na yan. Dahil hindi rin ititinda yan kahit sa kadiwa o whatever. Dahil hindi karapat dapat kainin ng mga tao dahil yan ay merong mga chemicals na makakasama sa ating kalusugan. Yan ho. Ay, kaya tayong mga ina ng tahanan na talagang expert sa budgeting, eh wag na ho tayong mag-isip na hindi, mura to, bibilin ko to. Eh makakaraos naman ho yung ating lulutuin kung wala sibuyas eh. Basta ang mahalaga, safe ho yung pamilya sa mga baka malason pa tayo niyan, di ho ba? Lagyan na lang natin ng ibang mga panlasa. Hmm? Meron naman diyang kamatis eh, no? Wala naman nasabing smuggled kamatis. Eh hindi nila pwedeng smuggle niyo dahil yung kamatis pag oras na nahinog yan, isa lang ang mahinog diyan, hawa lahat 'yan, no? At saka bigla yung mabubulok. Siguro kahit anong ilagay nilang chemicals, bulok ang dating. So lugi, di ba? Yan. Whereas yung sibuyas, matigas ho yun eh. Tsaka hindi mamasama sa yun. Ibig sabihin, matagal ang buhay niyan para mabulok, no? Kung yan ay nabasaman or what, matagal pa rin. Lalo na kung hinaluan nila ng mga chemicals. Pero sa kamatis, I don't think so na they can do it. Bakit? Yun nga ho kasi yung kamatis eh. Manipis ang balat nun. At saka talagang natural niya yun na ilang araw lang pag yan ay na hinog na, eh parang kumbaga kailangan makonsume na yan. Oh. Makain na, oh. Mailuto na. Dahil kung hindi, bulok ang dating. No? Ayan ho. So, ito nga mga nangyayari na to na total amount na natuklasan sa mga containers na abot sa 131,302,500. Ito ang sinabi ng BOC. Inulit na naman niya. Huwag kayong mag-alala. Meron na tayong appropriate action dito. And again, aakusahan na natin at bibigyan na ng parusa ang mga nagsigawa ng ganitong mga karumal-dumal na gawain. Eh talaga yung karumal-dumal dahil perwisyuhin nyo yung ekonomiya ng isang bansa sa pamamagitan ng pinaggagawa nyo, mga under the table na transaksyon at kayo lang ang nakikinabang at meron pang halong mga lason-lason pa yung mga pinapasok nyo rito sa ating bansa. At remember, sabi ho, galing sa China. Sa China na naman. Ang nakapagtataka, bakit naman ho yung mga iyan ay parating galing sa China? At paano ho nakakalusot sa Bureau of Customs? Ngayon, na menatrack na silang consignee, inaasahan po natin na bukas, makalawa, makakarinig na tayo ng mga taong responsible dito sa pag-aangkat na to ng ng mga illegal na angkat mula sa ibang bansa. In particular sa China daw, no? Well, dapat lang ho, kasi kawa-awa naman ng ating ekonomiya pagka ganito. Eh, magpapasko na hirap pa yung mga tao, ang daming umaasa na makaka-receive na kanilang mga ayuda o whatever, wala nga pang nangyayari. At kanina ho, maiba naman ako ng pagbabalita sa inyo, yung mga nurses natin, inaasahan ho nila yung kanilang mga pinangako ng
pamahalaan na marireceive nilang mga benepisyo nung sila ay kasalukuyang talagang talagang napagod ng husto nung nung kasagsagan ng COVID-19. Eh hanggang ngayon ho, mga nakangangayang mga iyan. Ibig sabihin, walang inaasahan. At syempre, marami rin ho ang mga nagtatanong dahil in-announce na ng ating pamahalaan na mga senior citizens, whether you are receiving your pension or what, you are included. Ganda ho pakinggan, ano? Included ho sa ano, sa budget, bibigyan ng ayuda ng pamahalaan sapagkat binibigyan nila ng pagpapahalaga ang mga senior citizen. And so, ang dami po mga senior citizen. O, alam niyo po, kahit na po yung mga senior citizen na they are receiving their pension from, sabihin niyo, from the government, GSIS, or from the private sector, SSS, still, naghihirap pa rin ho. Kasi alam niyo naman, pag tumatanda na ang tao, iba naman ho yung sweldong talagang sinisweldo nyo nung hindi pa kayo retirado, di ba? Kasi pag may pension, bawas na yan eh. Mga 80% na lang ho yata ang makukuha eh. O hindi lang. Di ba? Eh syempre, yung mga nakatatanda, ang dami hong mga nakatatanda na may mga gamot silang kailangan bilhin. May maintenance sila. And so sa maintenance lamang po ng mga gamot, kulang na yung hinire-receive nila. Dahil alam nyo naman, ang mga gamot dito sa atin, sa Pilipinas, ay napakatataas. Napakatataas ng presyo. At syempre, yung mga nagme-maintenance po, ay kinakailangan, pag sinabi maintenance, natural lamang na araw-arawin nyo yan, or else, masama daw ho yun. Yung mga naririnig kong umiinom ng unlodipine, mga kung ano-ano, sa mga high blood, sa mga high blood na mga tao, yung mga nagme-maintain na para mapababa yung kanilang mga ano, yung kanilang sugar, at saka yung kailangan ho araw-araw silang makainom. Eh syempre, pagka yung sweldo nyo o yung inyong yung mga nakatatanda, yung mga senior citizen na yung mga pension ay hindi naman kataasan, kulang ho yun, di ba? Eh paano, hindi na sila kakain, magme-maintenance na lang. Mahirap naman ho yun. So, yan. At welcome po natin ang sinabi ng ating Pangulo na meron daw tayong yung pamimigay na forms yata, parang gano'n, para lahat ng nakatatanda, kahit na ikaw ay tumatanggap ng pension from the government, GSIS, or from the publics, from the private sector, SSS, you are included. Wow! Ganda no, no? Diba? Eh, syempre, malaking bagay din ho yun. Mandagdagan ng inyong pension. Plus, sabi mo, 1,000. Eh, malaking bagay ho yun. 1,000 is 1,000. So, ang lahat po ng mga iyan ay iniintay ng mga taong bayan. Ganon din ang mga tricycle driver na kanina nakita ho natin. Laman ng pahayagan at ng mga balita sa mga big networks na sinasabi na hanggang ngayon ay napakaliit pang porsyento ng mga tricycle driver ang nakaka-receive ng kanilang ayuda. Ang sabi naman ho, dahil kulang daw ang mga listahan. Eh, andali naman ho niyan eh, di ba? Yung mga barangay captains, alam ho nila yung mga kumpletong listahan ng mga members ng mga paktoda or whatever, no? Kasi meron ho yan sa bawat lugar. Imposible naman. Kung pangalan lamang ho, eh, isang katutak na ho yan, mga listahan. Hindi ho tayo mauubusan yan. Eh, bakit ho yan ganyan ang katwiran? Dapat sa lalong madaling panahon, mabigyan na ng mga ayuda ang mga mamamayan, lalo na po yung ating mga kadiskarte, mga kababayan na sobrang hirap, no? Eh talagang kailangan, no? Lalo na ngayon sa panahon na nakikita nyo ho na yung mga ibang kababayan nakakabili ng kanilang mga bagong kasuotan, masasarap na pagkain, masasarap na prutas nasa ibabaw ng kanilang lamesa. Tayong mga Pilipino, pag magpapasko, ang daming kasabihan eh. Kailangan mga prutas na bilog. Para simbolism daw ng kwarta. Puro bilog daw ang bilog na prutas ang kukunin, no? Eh kasi meron naman tayong mga prutas na hindi bilog katulad ng saging. Ano pa? Yung mangga. Alin? Saging, hindi yan bilog, habayan, baliw ka.
Ayan po, ano? Pero siyempre, ang saging o bananas ay hindi mawawala sa ating hapagkainan kasi yan o ang ating kinagisnan at saka nagbibigay ng beta-carotene. Diba? Maganda. Pati ho sa digestive system natin. At yung ating mga kababayan na can afford to buy all this food, no? Ay nagpapasalamat tayo. Pero how about yung mga kababayan natin na wala halos mabili? Kaya pag nadadaanan natin sila dyan sa mga karsada, pagkain ba iniisip natin? Eh sila nga, matutulugan, wala eh. Pagkain pa kaya? Kaya napaka, ano ho, nakaka-awang masyado at talaga namang dapat na pagtuunan ng pansin ng TSWD at ng ating pamahalaan. Kasi dumarami ho sila eh. Eh lalo na po pag magpapasko yung mga kababayan natin sa malayong lugar, eh lumuluwas dito. Eh, pero mabuti-buti ho ngayon, medyo dahil nga sa aksyon ng DSWD, ay mukhang napigilan at sila ay itinulungang ilagay sa isang lugar na tinutulungan ng DSWD. Kaya yung mga badyaw na yan, na hindi nyo na masyado makita sa kalye at nagsisipsampahan sa mga jeepneys at mga bus. Nakakaawa ho dahil may mga hawak pa silang mga bata at mga instrumentong gawa ng kanilang sariling invention para sila. Kunyari, nakmakanta sila at sila'y nagtatambol-tambol, yung mga ganun. Kakaawa. At minsan ho, magugulat kayo, biglang sasampa sa jeep, pupunasan yung mga sapatos ng mga tao. Minsan nagulat ako dahil medyo naiidlip ako. Biglang may gumalaw sa paa ko na napagol na paano ko. Yan ho yung mga senaryo na nakalulungkot hong tignan at talagang masasabi nating kailan ho kaya matatapos ang lahat ng ito at kailan ho kaya mawawala na sa larawan ng Pilipinas ang mga ganitong kahirapan. Eh, dinadasal ho natin na ang lahat ho sana ay magkaroon ng kaluwagan sa financial at syempre number one, wag nang magkakasakit. Number one ho yun dahil anuhin natin ng pera kung tayo po ay may karamdaman. Marami po tayong alam na mga sikat na personalidad na mapera pero sabi nga po, nabibili ba nila ang kanilang health? Na sana ay maging malusog sila, wala hong magawa ang kanilang pera. Kaya ang panalangin ho natin, pasalamat sa Diyos, wala nga tayong pera, nakatulad ng mga iba nating mapapalad na kababayan. Masasabi nating mapalad sila in a way, sa isang ano lamang po, sa isang aspeto, sa financial. Subalit, sa kalusugan, daig po natin sila. Kaya wag ho tayong masyadong managhili. Bagkos, pag tayo ay nagkukumpara sa ating kapwa ay makita ho natin na ang blessings ho natin ay okay dahil wala tayong sakit. Yun ho ang number one. Paano ho natin magagawa ang lahat ng ating mga gustong gawin at mga balakin kung tayo po ay physically hindi malusog? Hindi lamang po physically, psychologically, emotionally. Kasi kung hindi ho tayo malusog sa mga aspetong yan, hindi ho tayo magiging matagumpay sa ating pong mga ginagawa sa pang-araw-araw. Kasi ang isang matagumpay na tao, yung kanyang mga problema sa pang-araw-araw, na pagtatagumpayan niyang ika nga po ay malutas. Dahil kung yung problema sa araw-araw ay hindi mo kayang lutasin, abay talagang wala ng pag-asa. Eh, hindi naman ho tayo nawawalan ng problema eh, araw-araw na lang. Maya't maya at huwag to tayong umasa na mawalan tayo ng problema dahil pag sinabing wala na tayong problema, alam niyo na yon, tahimik na tayo noon. That is 6 feet below the ground na tayo. Ano gusto nyo? May problema o buhay pa tayo? Siyempre, buhay pa, di ba? Sapagat hindi na natin makikita ang kagandahan ng daigdig once na pumikit na tayo. So hanggang nandito po tayo, magpasalamat sa Panginoon at iwasan na natin ma-stress. Sa bagay, madaling sabihin yan pero napakahirap gawin dahil
Ika nga po, kanya-kanya tayo ng mga suliranin. Pero pasalamat tayo, yung mga suliranin ating kinakaharap ay nakakayanan pa natin. Ang masama, yung hindi na natin makayanan sapagkat marami po tayong mga nalalaman na hindi na kayanan, nagpakamatay. Eh, yan ho ang pinaka-worst na mangyayari sa tao na hindi dapat gawin. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong batiin ang ating mga bagong kaibigan, si Miss Chona Ferrer from San Pedro, Laguna. Hello, ma'am. Thank you for ano yung pagbibigay niyo ng friend request. At si Mr. Eric Solas, ay anak, hindi na tayo nagkausap. Mr. Dennis Inigo, Mr. Freddy Manyalak na nasa ano na ngayon, balita ko nasa ano ka ba? Bataan. Yes. At yung mga apo ko nakita ko ho, pa kumakanta at nagpapiano yung isa, si KL at saka si Wesley, ang anak po na aking bunsong anak. Aba, magaling, nagpapiano. Mahilig sa music, no? At syempre, want to greet all my mga grandchildren. Dami nito, malabing isa ho sila eh. Hmm? At yung aking mga grandchildren dyan sa ano, sa Amerika na binata na, hindi na ho yata kami kilala. Si Galahad at si Tristan, mga binata na. I know, sino ba nag-birthday noon ng parang kasabay ni, sabi nila, Mama Mary, isang apo ko dyan, si Galahad yata. Belated happy birthday, no? And of course, I want to greet my friend, Pia Kaiser, and Mr. Brandy Aranilla, and Mr. Conrado Gatab. Thank you for texting. And of course, want to say thank you to Miss Diding Elizalde, is watching again. Nawala hong araw na hindi siya sumusubaybay sa ating programa. And then, hanggang sa muli po, please don't forget to share us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel, ang Elizalde Broadcasting, at sa ating Facebook channel. Thank you very much, and don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.